So ito na po mga kaludes, ang apat na junction box na para sa bulb at itong utility box natin na para sa dimmer switching natin. Tapos isang circuit breaker. So ang circuit breaker standard pa rin po mga kaludes. 15 ampere po ang ginamit natin para po sa lighting. Tapos mayroon po tayong diagram na makikita nyo dyan sa baba. So makikita mo apat po ang bulb. Tapos ang symbol diagram natin doon sa dimmer switch natin. Kasi ang dimmer switch, para rin po siyang potentiometer o variable na iniikot. Kaya, yan po ang diagram natin na inilagay. So, ang gamit natin dito is line to line. So, L1 at saka L2. So, ngayon po, wawiringan natin kung paano siya i-install yung basic natin. So, ang gagawin natin, maglalagay po tayo ng wiring. Paglalagay po sa wire, kasi line to line po tayo, kadalasan po sa line to line, magkapareho po talaga ang wire. So, kulay itim. Tapos, ang gamit natin na wire is number 14 po. Yun gagamitin natin. So, paano mag-wiring? So, ganun ang pinakas-basic na po, mga loads. Yan. So, simple. Diyan nakalagay po ang line 1, line 2 natin sa wiring. Kapag naka-line to line po ang provider po natin. So kahit saan po tayo kukuha doon, tayo na maglalagay kung sino ang line 1 at saka line 2 po dito sa wiring natin. Tapos uunahin natin dito ang dimmer switching natin. So ito po ang dimmer switch natin. Simple, naka variable, iikutin mo. So pag nakaupo ang isang dimmer talaga, nakaupo ang linya, walang papasok. Tapos iikutin mong naka-on. Yan, pag na-on po, pwede mo nang ikutin. Tapos, kapag bumili po kayo ng dimmer switch po dito, titingnan nyo po sa likod ang rated sa dimmer switch. Katulad nito, makikita mo sa likod, merong line at saka neutral. Tapos, may nakalagay, makikita ba? Medyo ilapit pa natin. Yan. May switch, tapos load, 110 to 220 volts. So, dito sa likod, dito muna tayo. Meron pong may L at saka A. So yung L, yung line. Itong A naman natin, patungo ito sa load na neutral. Pero kung line to line po, gamit nyo. So kahit magkabaliktad lang po, ang paglilinya po nyo dito sa dimmer switch natin. Tapos dito sa harapan, dito po nakalagay, may makikita ka na max 500 watts. So ibig sabihin po, ang capacity o power na kaya po sa dimmer switch natin is 500 watts. Kasi mayroong iba dito nasa 2 to 300 watts. Pero ito mas maganda kasi umabot siya sa 500. So possible, yung lighting na gagamitin mo, kaya-kaya po ang 500. Pero based po sa pagko-competition po dito sa para safety po tayong gumamit ng ganito, dapat sa 500 watts mo dito, ang gagamitin mo lang is 80%. Yun ang standard po talaga sa pang-wiring natin doon sa electrical natin. Para sipong gamitin. So ano bang ibig ko sabihin doon sa 500 watts times sa 80% lang ang gagamitin. So ilalagay ko na lang dito. Kapag nasa 500 watts po ang maximum sa watts sa dimmer switch natin, para may safety factor po tayo, dapat 80% lang po ang gagamitin natin. Kaya ang lalabas po dito, nasa 400 watts lang po ang gagamitin natin. Para safety po tayo. Paano ba gagamitin itong dimmer switch natin? So naka-surface plus type po ang dimmer switch natin. So ito kahit magkabaliktad naman paglalagay. So ganyan, ilalagay mo lang siya dito. Kita ba? Yan, tapos i-pause mo lang. Yan. Tapos pause. Yan, oh. So, hindi na matanggal. So, okay na po. Ito na. Tapos, yung takip, makikita mong ilalagay mo lang ang takip na nakaganyan. Yan. Oh. So, paano mag-wiring? Napakadali na po, mga loads. Ito yung, so, makikita naman doon sa diagram. Pag natapin mo, nakaparare lang lahat po ang apat na ilaw, makikita mo. Tapos, sa isang linya, sa line 2, kasi dito na ilagay sa line 2, so, nakaseries lang siya sa line 2 para may switching po siya. So, ang una na lang natin gagawin, uunahin muna natin ang lighting. Pinakamabilis. Ito, unahin natin ang lighting. So, ito yung circuit bulb. Pagpalagay natin itong circuit bulb. So, ang circuit bulb, may nakalagay po na wiring. So, nilagay ko na lang.
So, ang paglalagay po dito sa dalawa, kapag naka-line to line po kayo, no problem. Kahit po magkabaliktad po ang wiring mo doon sa pagkatapping, sa wiring natin, wala akong problema doon. Except doon sa line to neutral. Kasi kang line to neutral po, lagi mong tandaan, kapag naka-line to neutral ka na, ito yung line mo dito sa center po ang line. Ito naman sa kiliran, ang neutral. Pero kung line to line gamit mo, walang problema po. Kahit magkabaliktad. Kasi nga, line to line. Pareho pong nakalive po ang dalawang linya. So, paano ba sa itatapping? So, sa pagtatapping natin, napakadali lang po. Pakita mo, line 1, line 2, nakatapping. So, ibig sabihin doon, kung ito yung linya mo, tingnan natin allowance. Ayan. So, ibig sabihin, itatapping mo lang sa line 1, line 2. So, kahit po, magkabaliktad, kasi line to line naman gamit natin. So, dito yung isang wire. Asaka, dito yung isang wire. Ayan. So, yan na po ang pagtatapping. So, kahit magkabaliktad po itong wire. Yan. Kahit magkabaliktad, basta ang gamit mo is line to line. So, itatapping natin. So, yan po mga kalods. Natapping na natin. So, dito na naman po tayo sa pangalawa. So, ang pangalawa po, ganun pa rin mga kalods. Dito mo lang, babalatan mo natin itong wire. Tapos, dito mo ilagay yung wire sa. Tapos, dito yung isa. O, yan. So, kahit po, magkabaliktad po ang tapping dyan. Ayan, pwede lang po, mga loads. So, ayan po, mga loads. O, ayan, natapping na natin. So, next tayo. Sa pangatlo na tayo. Ayan po, mga loads. O, ganyan ang tapping. Ay, okay. So, isa na lang sa para apat. Ito, ayan. So, doon sa huli po natin, ito, makikita naman dito sa diagram na ang pang-apat natin hanggang dito lang. So, wala tayong gagawin. Itatapping lang natin ito sa dulo. Makikita naman, line 1, line 2. So, ito makikita, nakadugtong po ito. So, puputuloy na lang natin ito. Yan. So, dito mo yan ilalagay. So, yan po, mga lods. Tapos na. So, makikita naman dito sa panghuli natin. Yan. Ito yung huli. Pero kung may dugtong pa yan, so, ito yung dalawang linya, itatravel mo pa doon. Pero dahil apat lang design natin. So, yan. Pwede na. Dito lang. So, para mas malinis po ito tingnan, i-screw natin. Tapos, mayroong nag-comment doon po sa baba natin, bakit manipis lang po ang pag-electrical wire natin sa electrical tip. So, for demo purpose lang po yan, mga lods. Pero sa actual po ito, may kunting kapal po. Kasi, once in a time ka lang talagang magtatapping ng ganito. Except na lang doon kung may trouble po ang socket bulb. So, ngayon, ang gagawin natin, ilalagay na natin ang screw para malinis po tingnan. Uunahin ko na natin ito kasi para makita po yung pag-wiring natin sa dimmer switch. So, ito muna. So, yan. So, para sa pangatlo na tayo. Okay. So, yung isa na. So, yan po. Nangalos. So, dito na tayo para makita yung pag-wiring sa dimmer switch natin. Yung line 1 at saka line 2. So, itong wire, kukunin ko muna. Yan, dalawang wire. So, itong dalawang wire, kung tutusin po ito, kahit saan po sa dalawa, ilalagay mo ang dimmer switch natin. Pero dahil nasa baba, so yan, makikita mo, kahit po magkabaliktad po ang paglalagay mo dito. Kasi line to line naman po talaga ang gamit natin. So kahit magkabaliktad, nakaganyan. So ito na lang, mas pabor. So ito po, idadaan natin. Yun po, papasok sa dimmer switch natin. So dito yung isang wire, papasok yung isang wire dito. So ito ang nasa likod sa dimmer switch natin. Kasi nga, naka-line to line tayo, kahit po magkabaliktad po ang paglalagay, pwede lang. So, dahil ito yung isang wire sa line 2. So, papalagay na lang natin. Ito yung line 2. So, nakatapping yan. Ito galing po. Ito sa lighting natin. Ito, patakbo. So, una yun ipapasok natin sa dimmer switch natin. So, yung isang wire, ipapasok mo siya dito. Yan. Tapos, screw tayo. So, makikita mo, naka-series po sa line 2. So, ipapalagay natin. Ito yung line 2 natin. Tapos, ang isang wire po dito, yun po, patungo sa line 2. So, kailangan natin ng isang wire. Ito yung wire. So, yung wire, ipapasok mo lang dito. Yan. Yan. So, screw tayo. Kasi naka-series lang yan. Tapos, ito na ang line 2 natin. Yung sa line. O, yan. So, ibig sabihin po, galing sa lighting, ito. Makita mo doon, galing sa lighting. Tapos, labas po siya, dito yung line 2, ilalabas. Ito yung patungo sa circuit breaker na line 1, line 2. So,
Yan, makikita ang wiring. So, ipapasok ko siya dito kasi ilalagay natin ito sa breaker. Yan. So, itong isang wiper dito, ito yung line 1, ito yung line 2. Makikita naman dito, yan. O, yan. Ito na po yung wiring. So, ikakaber ko na. So, makikita ba? Yan. So, lagyan natin ng cover. So, may cover po. So, yung cover, yan. So, ito na isa, kakaber na natin. So, yan po, mga loads. Ngayon, ilalagay na natin yung bulb. Itong incandescent bulb. Kasi, hindi po dumating yung in-order natin na lead bulb nga para po talaga sa dimmer switch. Siguro sa part 2, makahanap ako kung darating yun. Ipakita natin yung kaibahan sa dimmer switch doon sa lead bulb talaga compare sa dili na hindi na pang dimmer switch na bulb na gamit. Kasi may special po talaga ang lead bulb na mayroon po talagang para sa dimmer switch na lead bulb. So siguro sa part 2 pag dumating po yun. Ipakita natin yung kaibahan sa mga lead bulb na hindi pang dimmer talaga. So for a moment, ito muna yung mga incandescent bulb na type. So makikita ba? Naka 50 watts po ang ginamit natin. So ibig sabihin dun, 200 sa 4. Kayang-kaya kasi nasa 400 naman ang 80% natin na gamit. So, yun, para 50 po tayo. 200 watts. So titingnan natin kung kaya ba sa 500 watts dito na dimmer switch. So ilalagay natin. So, ang gagawin natin, next natin, simple, bago po natin mag-testing, tester tayo dito. Titestiran natin po ito kung meron ba itong continuity. Pero ito meron continuity kasi naka-incandescent bulb po gamit natin. Okay, nagbabas. So, pag-ilawin natin para mas malalang makita ba. Okay. So, gagawin natin dito tayo sa line 1, line 2. Line 1, makita pa ba dyan? Line 1, line 2, yan. Line 1, line 2. Wala. So, walang short circuit po. Tingnan natin sa kamay. Okay. Yan, makikita naman na walang short circuit. So, naka-pull up ito. So, i-off pa natin. So, yan po, mga loads. So, hindi yan magbabasa kasi dumaan yun sa dimmer switch natin. Naka-off. Tapos, pag naka-on po ito, kasi may resistance po itong dimmer switch natin, kaya hindi po siya basta mabasa po dito sa digital natin. O, yan, makikita. So, join natin. O, yan. So okay na po, walang short circuit po dito. So okay. So dito po sa pagtatapping natin dito sa L1 L2, kahit magbaliktad po mga loads, pwede lang kahit magbaliktad kasi naka-lento lang tayo. So ngayon switch on na natin mga ka-loads. So yan. So naka-off po ang dimmer switching natin dito. So iikutin natin dahan-dahan kasi naka-dimmer nga tayo. Yan. So yan po makikita. Sabay yung apat na bulb. So, yan, makikita mo. Yan, so, ikutin pa natin. Yan. So, yan po, mga ka-loads. Oh. So, yan po. Ito, ina-pull ko na po ang ikot dito. So, nasa 200 watts po ang gamit dito. So, ito, hindi ito masisira ang dimmer kasi 500 watts po ang nakalagay dito. Tapos, naka 80% lang gamit. Dapat, nasa 400 lang tayo para safe po ang dimmer switch natin. So, balik natin sa off natin. Yan. So, ang dimmer switch po, saan ba ito ginagamit? Usually po ito ginagamit sa kwarto o kaya sa living room. Kung sakaling may TV na malaking TV. So, yung dimmer switch ina-adjust para medyo madilim kapag nanonood po tayo ng TV. So, dito sa dimmer switch, so, sample po tayo na mayroon pa akong LED dito. Pero yung LED natin na bulb, hindi talaga dimmer yun, pang dimmer. So, subukan na natin. So may sample po ako dito na lead bulb po. Hindi ito pang dimmer pero pakita ko na lang yung side effect sa hindi po dimmer. So may nakalagay ang bulb dito kasi ito hindi rin ito madaling masira kasi naka 100 to 240 volts po ibig sabihin. Kasi pag nagdi-dimmer kasi humihina ang voltahe doon kasi pinipigilan dito sa resistance sa dimmer. So ito nasa 100 watts na naman ang pinakabababa so hindi ito masisira. Pero hindi siya pang-dimmer. So, titingnan natin yung side effect kung hindi pang-dimmer. So, tatanggalin ko ito isa. So, i-off muna natin para mas thrilling. Off. Ito ulit. Firefly pa. Tapos, what is po ito? 7 watts. So, ito 50. Ito 7 watts. So, switch on natin. Tingnan natin yung kaibahan. Naka-lead. Tapos, tatlong incandescent bulb. Oh, yan. So, yun, una ng umpisa.
Tapos ikotin pa natin. So yan, okay naman siya titingnan. So medyo may ilaw na. Yan. So i-sus pa natin. So lakasan pa natin. Oh, yan. So yan, makikita. So ilo natin, ilo. Oh, yan. So ito hindi masyadong naglulo kasi nga hindi pang-dimmer. Pero kung makikita mo, medyo nagdi-dim po siya. O yan, hanggang doon lang, pero itong tatlo, naka-off, pero siya, umihilaw pa siya kahit naka-low na tayo sa seating. So yun lang ang disadvantage. Pero itong pinakita ko sa inyo, naka 100 to 240. Kaya pwede lang na i-adjust. Pero kung naka 220 to 40 volts po, masisira po ang lead bulb kung gagamit ka sa dimmer na ito. Pero ito 100 to 240 volts. Kaya hindi, kahit mabababa pa ang voltage dito, kaya po ito. So yan, balik natin. Ayan, lumakas. So yan po mga kalod. So kung tutusin mo sa apat, mas malakas ito, 7 watts pa nga eh. Tapos ito 50. Kaya nakaka-efficiency o nakakasave po tayo ng kurente kung lead bulb po talaga gagamitin natin. So yan, tapos i-off natin. Off. Oh, yan po. So dyan po mga kalod eh. So siguro po kung darating yung lead bulb talaga para sa dimmer switch natin. Saka kung may hindi po kayo naintindihan, paki-comment po mga lods kung ano po ba ang hindi natin nasabi dito.